Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Yes guys, bakit ngayon yung account natin from 920,000 ngayon 878,000 na lang at wala tayong kinita ngayon guys. So ngayon papakita natin kung ano ba yung nangyari at papaano natin ginagawa yung mga to. So panoorin mo yung video hanggang sa dulo at malalaman nyo kung bakit siya bumaba from 920 ngayon 878 na lang. Yes, hello guys, welcome back dito sa aking YouTube channel. Kung bawa lang sa aking YouTube channel, my name is Mark from Pinoy Influencer. Ang channel ko po ay nagtuturo kung paano kayo kumita ng pera sa online, tutorials, motivation, trading, and investment. Kung gusto mo yung mga ganong klase ng content, consider subscribing by hitting the subscribe button. At iyon mo na rin yung notification bell. I will notify and update you kapag may bago akong upload na video. Ma-appreciate ko rin ng maraming marami kung i-hit nyo na po yung like. I-share nyo ito sa mga kilala nyo na gusto rin kumita ng pera sa online or internet. So, wag na nating patagalin guys. Let's go! So guys, previously, yung ating account ay 920,000 na lang. Or 920,000 na. Eh, bakit ngayon 878? Pero kung maaalala nyo guys, yung previous video ko, nag-withdraw ako ng 56,000 or $990. Kaya, eto po yung kapalit niya. So, hindi siya kumita at hindi rin siya nalugi. So, kaya siya 878 na lang. Okay, and the good thing is hindi yan screenshot. Ngayon guys, kung naalala nyo yung previous video natin, meron tayong tinitingnan na si Luna. Kung titingnan natin si Luna, kung bumili kayo noon, sabi ko nga, kapag mataas na at bumili kayo, malalaman nyo na parang pababa ngayon, bumabasa na yung pera nyo. Kasi, hindi pa siya paakyat that time, or paakyat siya, pababa siya yung panahon na yun. O, tingnan mo, 4 na lang. Naalala mo yung previous video natin, 7 yata or 6, si Tera noon. Kaya bumabasa na yung pera nyo ng 20% agad. Kaya hintayin nyo muna na bumaba bago kayo bumili. So, ngayon, tingnan nyo kung talagang bumaba na ba siya o hindi pa. So, pero, kung babalik siya yung before, eh, parang tataas yung pera nyo ng 20% in just 24 hours kung bibili kayo ngayon. Okay? So, ngayon, kung bibili kayo, eh, check natin yung 7-day para makita nyo. Kasi ang laki ng itinaas. O, ito guys, o, yung 7 days. Dito yung price pala niya nun. So, naglalaro lang siya ng 1, 2. Ganon siya bago siya umakyat. Hanggang umakyat siya ng ito. Okay, so ngayon ay nandito na lang siya kung hahatiin nyo yan. So, mapapansin nyo guys, nag-peak siya ng 4 dati, dito. Or 7 ba yun? Dito yung pinakamataas niya. Lagay natin dyan. So, umabot yata siya ng 7. Or yung pinakamataas talaga is nag-6.9. Yan, 7 to. Umabot siya ng 7.1. Ngayon, eh, bumaba ulit siya ng 4. So, baka pwede pang bumaba to. So, hintayin nyo lang kung... Pero kung gusto nyo nang bumili, okay lang din. Pwede kayong bumili. Pero, okay, baka pwede pa siyang bumaba. So, kung Luna, halimbawa yung Luna. Kaya sabi ko nga, huwag kayong bumili kapag red na siya. Or, ibig sabihin na na-reach niya na yung mataas niya parte niya. Ang gawin nyo pag ganyan, ay hintayin nyo lang. Okay, yun yung advice ko lalong-lalo sa mga beginner. Kung bumibili po kayo ng spot trade po dito sa mismong Binance. So guys, yung wala nga pang account sa Binance, feel free na mag-create kayo ng account nyo. Merong link dyan sa description. Click nyo po yung link. Napakadali pong mag-create ng account po dito sa Binance. Ngayon, kung di nyo alam kung paano mag-create, hanapin nyo lang po yung kay Pinoy Influencer Binance Tutorial for Beginners. So meron po akong guide para ma-guide ko po kayo paano kayo mag-create ng account. Okay? And guys, ito yung gusto ko. Halimbawa, wala pa kayong account or meron na kayong account. Okay, ito yung naisasuggest ko. Pwede nyo pong gamitin itong auto-invest. Ano ba yung auto-invest? Ito yung parang dollar cost averaging or peso cost averaging. Ito ay bibili po kayo ng pakunti-kunti sa mga available po na auto-invest. Okay? So, ito yung aking mairo-recommend. So, halimbawa, ito yun. Yung BNB, yung 3 years historical na ROI niya. Halimbawa, bumibili po kayo ng $100 per month or per week. Okay, tumaas sana yung pera nyo in 3 years ng 651% kung ang binili nyo ay BNB. Pwede kayo mag-create ng plan. Meron ding
Solana, 317% in 3 years. Ron. So, marami. So, check natin yung mga available pa dyan. Ito pa yung iba na pwede nyong gawan ng ROA ng auto-invest. One, Solana, Ron. Ayan. So, tiklik natin yung iba pa dyan. Kung baka meron pa dyan. Yun. Ito yung maganda, yung FTM sana. In 3 years, yung FTM tumaas ng 1,294%. The same with Matic. Mas mataas pa itong Matic. Okay, yung Matic is in 3 years. Okay, so 2,366%. Pwedeng tumaas ulit din yan. Kasi in 1 year, yung last year na price niya is mas mababa. Yung last year, mas mataas siya compare sa ngayon. Itong mga to, yung mga 1 year, yan, so negative. Ibig sabihin, mas mababa siya ng 55% to 46%. So, magandang bumili ngayon. Okay? So, kung ngayon kayo bibili, lahat yan ay pwedeng bumalik. So, tingnan mo, in 1 year, pero in 6 months, tingnan naman natin, tumaas pa sila. Halimbawa, automatic. Yes, tumaas siya ng 12% in 6 months. So, in 7 days, kumusta kaya siya? Para makita nyo, tumaas din siya. So, ganun yun. Pwede kayo mag-create ng plan. Paano ba mag-create ng plan dyan, Mark? Ganito yon. Dito sa auto-invest, halimbawa, pwede kayo mag-create ng plan. Click nyo itong create plan. Yan. So, maglalagay kayo ng okay, yung peso cost averaging to or dollar cost averaging. Pwede, halimbawa, $10 per week. Pwede kayo yan. Kasi ang minimum dito is 1 USDT. Yan. So, gusto nyo bi-weekly. Yan. Pwede yung monthly, weekly, per hour, pwede rin daily. Yan. Gusto nyo daily, pwede rin yan. Okay. Sa akin, daily. Meron akong daily yan. So, para makita nyo yung mga one dito, nandito yung mga plans natin. Okay, so balik tayo dito sa, okay, tignan natin yung sa ating assets. Nandyan sa akin. Meron tayo, binibili ko every 3 a.m. Kasi madalas yung 3 a.m. para bumababa yung lahat ng mga cryptocurrency. Kaya bumibili tayo doon. So, auto-invest na, ibig sabihin, automatic na siyang makakabili. So, ngayon meron na tayong naipon na 50,000. So, paano nangyari yon? So, ganito yon para makita nyo. So, bumibili ako ng itong mga to. Ito yung mga cryptocurrency na to na bumibili ako. Ethereum, FTM, LTC, Matic, Solana. Mga usually yung mga top 20 yan yung binibili natin. So, check natin dito sa auto-invest kung magkano yung mga kita natin dun sa or nabibili natin per sa kanila, bawat isa sa kanila. Yan, so, click lang natin itong login. Ito guys, kung meron kayong account, ganito lang, susundan nyo lang. Okay, so makikita nyo yan, dito yung profit and losses natin or check natin. So ito yung plan overview, nilagay ko na dyan, makikita nyo dito, ito yung mga binibili natin. So meron tayong Solana, so 46 yung average nya, di ba ngayon magkano yung presyo nya. Okay, so pero bakit negative yan Mark? Kasi yung previous 6 months ko, naisama pa rin. Pero yung mga latest na bili ko, ito ay parang mataas na siya. Ethereum, ganun din, biruin mo ang price nya na average is 295. R1558, eh ngayon 17, di ba? Parang yun yung presyo na nabili ko sa pagbili ko ng pakonti-konti. Same with Matic, okay? Ang average niya is 0.84, eh magkano na ngayon? Parang ganon. Etong BNB, bakit negative? The same, yung negative kasi yung mga previous months ko, isinama niya. Pero yung mga latest na bili ko, lahat yan positive. Ibig sabihin, tumaas yung presyo ng pera ko. Parang nagsisave ako, pero meron siyang lumalaki kasi yung value ng nabibili ko. So, pwede nyo pong gawin dito sa auto-invest yun. Okay? So, ito yung feature ni Binance na pwede natin gawin para tumubo yung pera natin. Mas malaki to compare sa banko. Okay? Lalagyan nyo lang, input kayo ng pera nyo dito sa Binance from GCash or from your any bank. And then, ilagay nyo dito at automatic na pwede ng invest or bumili ng mga cryptocurrency na pwedeng bilhin. Halimbawa, itong mga to. Okay? So, pwede na ako yung bumili. Pwede na. Pakunti-kunti. Actually, $7 lang yan eh. Pinakamalaki lang sa akin daily is $15 yung Ethereum. So, meron na tayong ipon na 50,000. And tuloy-tuloy yan. Parang nakakaipon lang din ako ng pera. Okay? So, ngayon guys, kung gusto nyo pong gawin yung ganyan, pwede po kayong gawa kayo ng account and then mag-deposit po kayo. Then, i-verify yung account nyo and then pwede nyo na pong gawin itong earn or auto-invest. So, ngayon guys, bakit medyo stagnant yung ating pera? Kasi yung mga binili natin is, syempre, stagnant din sila. Yung ating Ethereum, stagnant ngayon yung price. Ang totoo, bumaba pa nga siya eh. Kasi 177,
So bumaba siya, kaya medyo stagnant yung ating. So ganyan lang talaga yung crypto. Yung iba kasi, di ba yung mga previous natin, isang araw 89,000, tinaas yung isang araw, magkano yun, 70,000. Pero may mga time din talaga sa ating account na stagnant talaga siya. Huwag niyong pilitin. Kasi yung iba, ginagawa nila, pinipilit nila. Oh, dapat para nakikita nyo. Kasi ito, yung pinapakita ko na talaga, parang series na to para makita nyo kung ano ba talaga yung galaw. So, normal ba yan na walang kita? Okay, so ito ay fiat and spot ha, hindi yung overall. Okay, so 824,000. So bumaba siya ng 3,067 today, yung halaga niya. Pero hindi nagbago yung mga cryptocurrency natin. Yung value lang ng meron tayong mga cryptocurrency. So is it okay? Is it normal? Yes o normal lang po yan. Para makikita nyo, ah, ganun pala yung mangyayari sa ating account. Bumaba ba rin pala? Eh, anong gagawin ko pag bumaba? Wala lang. Hintayin nyo lang na ulit na sumaas. Hanggat hindi nyo na-endas kasi, hindi yan matatalo. Ganun lang dito guys. Ngayon kung meron na naman kayo nakita dito sa coin market cap na mga bumaba, ito nga to, pwede nang bumili eh. Ang totoo, pwede nang bumili. Okay? Kung bumili ka at babalik lang siya yung dati, 20% yung itataas. Okay? So, yun yung itataas ng yung pera. So, yun lang yung ating gagawin. So, ngayon guys, kung may mga strategy kayo na gusto nyo rin gawin pala, okay, so pwede nyo pong mag-comment kayo dyan sa comment box. Ito yung sa akin ngayon, itong video na to, stagnant yung ating pera, kaya ang totoo, hindi siya bumaba, kasi bumaba siya kasi nag-cash out din tayo. Okay, ito lang yung aking ma-share in this video. Sana nakaroon kayo ng, lalong-lalo yung mga wala pa talaga account, na wala pa ka-idea-idea, para nakikita nyo, ah, ganun lang pala yung mangyayari sa account ko rin. Pwede rin palang walang kitain, minsan stagnant, at minsan meron din kita. So, once again, this is Mark from Pinoy Influencer. Thanks for watching and see you on my next video. Thanks and bye-bye.